umpisa na natin ang ating 1-week challenge naman by playing Splinterlands. So meron tayong ihandang $10 capital lang dito para makapag-umpisa sa game na to. Tinan natin in the span of 1 week or 1 month kung saan ba abot ang ating $10. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's go! In the span of 7 days no, dito sa Dapp Radar, si Splinterlands ay nasa panglima na no, na maraming users in terms of volume. Kaya ngayon, tinan natin to si Splinterlands and syempre, mag-aanlaka tayo ng Summer New Spellbook para maging NFT holder na tayo. Pero yun nga, kung gusto yung makita yung tutorial nito, nandito lang siya. Iyan ko paano how to play, no? So basically, summoners and monsters. Summoners, isa lang. Monster ay marami, no? Up to 6. Then, ito yung sa taas na card niya is mana cost, stats, no? So, splinter name, level, experience, and ability. So, maganda dito, nagle-level up yung mga cards natin. Ayan. Then, marami dito. May melee attack, may range attack, may magic attack. Okay? Then, yan. Marami siyang abilities. Okay. Ito yung battlefield niya. Okay. So, yung summoner, may isa kang summoner, then meron kang anim na monster na maglalaban sila. So, basta maayos mo na yung deck mo, is maglalaban-laban niya, then titilala lang kung sino mananalo. So, parang auto-battler din siya. Okay? Automatic battling system. Yan. Then, syempre, para matry natin, let's play now. So dito makakapag-fight ka naman kahit na wala kang summoner spellbook. Pero kung gusto magkaroon ng rewards na DEC, ito yung Dark Energy Crystal, yung parang currency ng game no, na currently ay nagparabolic ang kanyang galaw no in, dito sa Coin Gecko, nasa ano na siya. 37 cents in 1 DEC. Okay? Yan. So maaari pa 'to umangat if ever na maraming maglalaro nito at makita may potential. And yung totoong currency ng game is ito. Yan, for staking the SPS. Yan, pwede kayong pumunta dito at mag-stake, no? Kung naniniwala kayo dito sa laro na 'to. Yan. So, click natin yung battle. So sa practice game pwede tayong mag-fight, pwede din tayong mag-rank match para sa akin walang silbi ang rank match kung hindi ka magsasummon ng spellbook. Kaya bago tayo mag-rank match, bibili muna tayo. So, ang maganda dito, pwede kang bayaran kahit ano, crypto, PayPal, or code, no? So, ayoko na ma-hassle sa crypto, no? Yan, mag-PayPal na lang tayo. Yehey! Upgrade na yung account natin. So, ang username natin, syempre, Soral. Yan, check availability, please lang. Yun lang. Ayoko na. Ayoko na maglaro nito. Soral Trading. Yan. Yun, excellent choice daw. Continue natin. Kung sino man ang kumuha ng Soral na pangalan. Eto na. Soral Trading na ating pangalan. Yes. So, meron ng quest. Kanina wala yan, diba? Dahil hindi pa tayo Summer Spellbook. Free to play pa nun. Eh, ngayon, play to earn na. Kaya magra-rank battle tayo. Napakita natin dito kung paano. So, automated na magsisik ng enemy. Mabilis lang naman. Pag, ano, pag practice game, ang tagal eh. Pero pag rank match, natingin ko mabilis lang ito. Ito na, enemy found. Baduy, 14 lang yung mana cap. Yung mana cap, ito yung, kumbaga, pinakita ko kanina kung ano yung mana, di ba? So, hanggang doon lang ang pwede mo ilagay. Ito yung mana. Yeah. So, unang pipiliin mo yung summoner. For example, ito, summoner natin, si Mother Kala. So, nag-expend siya ng 3 mana. So, 11 mana na lang ang kailangan natin. Pipili tayo dito. Kung sino yung imba. Yan. So, 11. Kukomputin pa natin to, no? Yan. So, meron ditong malakas. Ito. Yan. So, may malakas dyan. Tapos, meron tayong sniper at meron tayong healer. Okay, so nakabuo na tayo ng team. Tinalaan natin kung mananalo tayo by pressing battle. Okay, take 2 tayo. Yan, never player submitted a team in the allotted time. The battle has been canceled. So, pindutin ulit natin ang battle. So, yun. So, 21 yung mana cap. So, countdown 1:30 kailangan makabuo ka na ng team within that minute. Yan. So, medyo alam ko na yung team na ilalagay ko dito. So, isa niyan. Isa to si Golem.
isa ito si Eagle, tapos ito si Divine Healer, and syempre lagay tayo ng isang magical. Then we can click edit. Ayaw nito. Okay. So na-cancel yung kanina. Ngayon tingnan natin kung maka-cancel o hindi. So basically ganyan lang. So, maglalagay ka lang ng summoner, ng monster, then tingnan natin kung sino mananalo, at ang mananalo ay makakatanggap ng premyo. Ganun kadali lang. So yan na, battle na. So death siya, ako naman light. So, pipindutin lang natin rumble. Eh, kung gusto nyo mag-skip result, okay lang. Pero kung gusto nyo makita saan kayo nagkaroon ng weakness, pwede naman i-play fast forward. Okay? Patayin mo. Yan. Buena mano. First time tayo nanalo. Nagkaroon tayo ng 24 na experience at 0.004 na dirt energy crystal. Nakita nyo? Meron na tayong currency sa game kahit paano. No? 0.004. Naglaro lang tayo with a $10 capital. So, we'll see sa mga susunod na araw kung saan aabot ang ating journey dito. Kung may comments kayo, violent reaction, or data man na makakatulong sa akin sa aking journey about Splinterlands, comment down below. And don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli, guys! Babu!